Whether the local government unit spends it or the national government, it's still the people's money. Tulad ng binanggit ko kanina, I believe in the principle of subsidiarity, whereby we must be able to devolve the funds to the closest possible, smallest possible government unit that can deliver the services that government, national or local, should be delivering. On the question of performance-based fund allocation, in addition to that, we must also put as a counterweight or put as a consideration the need or necessity of the place itself. Kasi kung yung dati ng magaling ang bibigyan natin ng pondo, at yung dati ng mahina, kaya mahirap yung mga kababayan niya, ang hindi natin bibigyan ng pondo, mas kawawa yung mga kababayan natin na minalas sa pagpili ng kanilang local official, governor man o mayor man. When I was at the College of Law, I taught local government and the local government code. And I'm of the firm belief in the principle of devolution. The closer we bring government to the people via our local government units, the better services we will be able to provide them. For as long as there is accountability and transparency, and we make them responsible for the actions that they make or the omissions that they commit. Una sa lahat, ipagpamanin mo. Hindi ako sang-ayon sa kasabihang ang kabataan ay pag-asa lamang ng bayan. Dahil sino man magsasabi sa iyo o sa akin o kanino mang kabataang Pilipino na pag-asa lang tayo ng bayan, agad nating tanungin. Kung pag-asa lang tayo, ano tayo ngayon? Tigapanood, tigangite, tigapalakpak na lamang sa naunang pinanganak sa atin sa mundo? Ang paniniwala ko ito, ang kabataan di lamang pag-asa ng bayan. Ang kabataan dapat maasahan na ng bayan. Hindi pagtanda natin, hindi pag mayaman matagumpay na graduate na kayo, kung hindi ngayon dito at tayo mismo, dapat maasahan na ng ating bansa. Bilang pagsagot sa iyong katanungan, tulad na nabanggit ko sa aking talumpati, edukasyon at dekalidad na edukasyon ang ibibigay at dapat ibigay sa ating kabataan, hindi lamang sa kabataan nasa loob ng paaralan, kung hindi sa mga kabataan hindi nakapagtapos at sa ngayon ay nagtatrabaho na. Education and quality education and industry training so that we can give our youths the best possible chance to explore their full potential, whether here or abroad, in the service of their country, in the service of their people. Thank you very much.